mabiyayang tanghali to each and every one of us. So, napakaganda po at napaka-exciting po ng ating pag-aaralan ngayon. Actually, ito po yung kung paano ba natin gamitin ng tama at accurate ang Biblia. Ang dami po ngayon gumagamit ng Bible, which is I'm very happy. Gumagamit ng Bible, they're opening it, they're reading it, but nakalulungkot po. May mga talata silang inaangkin na hindi para sa kanila. Kristiyano sila, tapos inaangkin nila yung mga old covenants na mga settings, mga old covenants na mga pamamaraan o yung mga natapos na ng Panginoong Hesukristo. On the other hand, kailangan alam po natin kung anong covenant po ba tayo para maiwasan po yung ganong catastrophe. Catastrophe po ang tawag ko dyan kasi magkakawindang-windang ang lakad mo bilang mananampalataya o bilang Kristiyano kapag hindi mo alam ang proper context ng Biblia. Okay, so meron lang po tayong actually apat na punto. Pero yung pangalawang punto, binigyan ko pa rin po ng mga additional na 3 points. Ne? May kalawa tayong punto mamaya, pero may 3 points pa po siya. Meron siyang ABC. Okay, so ang first point po natin dun sa apat ay si Jesus po ang the Word of God. Maliwanag po yan sa John chapter 1 verse 1. Hindi na po natin papahabain yan. Walang duda, walang pag-aalinlangan, walang away-away, no? Wala nang dapat pang pag-usapan. Siya ang Logos, ang Berbo, ang salita ng Diyos. 1:1. Andun po yan. John 1:1. Okay. So, si Jesus ang Word of God. Pag sinabi mong Word of God, from Genesis to Revelation, yan ang Word of God. Amen? Amen. So, pag nakita mo ang Bible, yan po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. So, ito ang bagay na hindi mo dapat na ikalito. Hindi po niyo dapat ikalito sapagkat pag hawak mo ang Biblia, ano ko ba ito sasabihin? Pag hawak mo ang Biblia, yan ang kabuuan ng mga revelation ni Jesus Christ. Pero, umaandar po kasi yan or nag-ooperate yan sa two major covenants. Kaya papasok tayo dito sa point number 2 na dapat rightly dividing the word of truth. Ito po ang bilinan ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya mababasa po yan sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, dapat rightly dividing the word of truth. O ngayon, ito po ngayon ang siste. Ano ba ika ang rightly dividing the word of truth? Okay, two major covenants. Ika, di ba? Old covenant, which is exclusively to the Jews, you know? Old covenant. Kung may old covenant, meron pong new covenant. So, meron tayong two major covenants. Kaya sa mga Bibles po natin, mas makapal po yung lumang tipan. Dahil ang lumang tipan po, it consists of the old writings exclusively for the people of God. For the people of God, which is the Jews. Hindi po nagbago ang pagpili ng Diyos. Hanggang ngayon po sila pa rin po ay merong special na pitak sa puso ng Panginoong Hesukristo. So, yung mga pangako po doon, ang dami. Okay, ang dami. Ngayon, mas mahalaga, syempre, alamin natin. Okay, bakit ba nagkaroon ng two major covenants? Okay, kasi ganito po yon. Papasok po tayo rito sa tinatawag na, since alam natin, the whole Bible is Jesus Christ. The Old Testament is Jesus Christ concealed. Kaya kung meron po kayong mga ballpen, please pakikuha. Again, the Old Testament is Jesus Christ concealed. Nakatago, you know?
Pero sa New Covenant, Jesus Christ revealed. Na-reveal na po siya. So, hindi pa po siya nagpapakilala dito sa Old Testament, right? Pero, may mga appearances na po siya dyan. Siya po yung nakita ni Daniel, yung nakaputi, nakaputing-puti, no? Para may nakita siyang lalaking puting-puti. Yan, si Jesus Christ po yon. Si Jesus po yung nakipag-usap kay Abraham na isakripisyo si Isaac. Pero hindi natuloy. Si Jesus Christ po yon. Sapagkat Jesus Christ is the one na papatayin bilang tupa, diba, sa mga darating na panahon. So siya rin na nag-provide ng lamb in place of Isaac. Kasi alam ni Jesus, masasaktan si Abraham kapag ka matutuloy ang sakripisyuhan si Isaac. Kasi mahal naman niya yung anak niyang yun. Ang tagal niyang inintay si Isaac. Okay, si Jesus Christ po yon. Si Jesus Christ po ang naghati ng dagat nung tumawid si Moises. So, yung mga appearance, yung mga nangyari doon. Tapos si Jesus Christ din po yung dumating nung pinatuloy sila ni Abraham. Diba? Tumawa pa nga si Sarah. Ayun. Si Jesus Christ po yon. So, hindi pa nga lang po rebuild. Hindi pa nga lang po hayag. Pero yun ay ang walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At marami pa po. Marami pa po na mga pagpapahayag ng Panginoon sa Old Testament pero hindi pa nga lang po siya fully nahahayag tulad ng sa New Testament. Ano po ba ang sa New Testament? Ito po yung Jesus Christ revealed. Na-reveal po siya sapagkat siya po ay naipanganak sa laman para maging kagaya natin sa ano pamang paraan. So, si Jesus Christ nandiyan na po sa New Testament sapagkat meron po siyang natatanging gawain na very special. Yan ay ang mamatay sa krus ng Kalbaryo para akuin at bayaran ang lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Amen? Kaya ngayon, kung magbabasa tayo ng Bible, make sure, letter A, alam natin ang konteksto. Ano po ba ang context? Ang konteksto ay ito po yung proper na pag-deliver ng Bible kung sino yung mga characters na nandoon, sino yung nag-uusap. Amen? Saan nangyari? Ano ang purpose? Ayan, ayun po ang konteksto noon. Ito po yung mga actual na pangyayari during sa isang panahon na yan, ng Old Testament. Kailangan alam natin yung konteksto. Sapagkat pag nagkaroon ka ng confusion, yung mga bagay na nangyari ng Old Testament na tinapos na ng Panginoong Hesukristo sa cross, yan ay i-apply mo pa rin sa New Testament. Diba? Yun po yung mga bagay, tulad ng mga ritual, yung mga ganon, tapos na po tayo dyan. Wala na po tayo dyan. Okay? So, anyway, hindi po tayo Hudyo. Tayo po ay mga Gentiles. Okay, letter B, mahalaga alamin mo kung sino ang kausap o yung mga nag-uusap sa talata. Halimbawa, sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless those who bless you and curse those who curse you. Marami ang nalito dyan. Akala nila yun ay para sa buong bansang Israel. No, hindi po. Yun po ay para lamang po kay Abraham, single person. Sapagkat during that time, susuong si Abraham sa pagpunta roon sa mga lugar-lugar na hindi pa niya nalalaman, na hindi niya nakikita kasi sapagkat si Abraham po ay galing po sa isang lugar na napakalayo. So, para ikalma siya ng Panginoon, ito ang sinabi ni Jesus sa kanya. I will bless those who bless you and curse those who curse you. Si Abraham po yun. Tunay niyan. O tingnan niyo, si Abraham palang kausap doon. Inaangkin nung iba. Sabi niya sa mga Hudyo daw. Para sa lahat daw. Hindi po. Kay Abraham lang po yun. So, tulad po ng mga ganyan, dapat alam po natin yan. Letter C. Para ba kanino ang mga talatang yon? Okay. Again, dalawang grupo po ng tao. Okay. Tayo po ay mga Gentiles. Ibig sabihin, hindi tayo Hudyo. At yung unang grupo, mga Hudyo. Dapat alam mo, yun ba ay para sa mga Hudyo? Yun ba ay para sa ating mga Gentiles? Ganun lang po kasimple. Okay? Number 3, dapat alam natin ang mga covenants. Dalawa lang po ang mga yon. At saan, ito pong pinaka-importante, at saan po ba nag-start ang New Testament o ang New Covenant? Dapat alam po natin. Okay.
Tanungin mo ang isang average na Kristiyano, saan ba nagsimula ang New Testament? Ang gagawin niyan, kukuha ng Bible, bubuklatin niya sa Mateo. Eto, dito nagsimula ang New Testament. Mali. Maling-mali. Hindi po doon. Alam niyo kung saan? Nung sumigaw si Jesus, tetelestai, it is finished. Naganap na. Hindi ba nahapak yung kurtina mula itaas hanggang baba? Doon nagsimula ang New Testament. Huwag niyo pong ikalilito yan. Okay? So tayo ngayon ay nasa New Testament at tayo mga believers ni Jesus, ang starting point po natin ay ang cross. Ang starting point po natin ay yung tinapos na ni Jesus. Hindi natin pwede maging starting point yung before that dahil, hello, tinapos na nga po ni Jesus yun, di ba? So starting point natin yung it is finished. Thank you Jesus for that. Okay, ito po ang exciting. Sa Old Covenant, sa Old Testament, marami po mga pangako na magaganda, hindi ba? Tulad ng Jeremiah 29:11, marami pa. Paborito ko yung 29:11 ng Jeremiah. For I know the plans I have for you, di ba? Plans to prosper and to give you life, to give you peace. Blah, 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 ang dami. Tapos, nandun din po yung by His stripes I am healed. Yan. Ito po ang good news. Makinig. Exciting po ito. Number 4, ang mga pangako or mga promises po sa Old Testament, makinig ah, ang mga promises po para sa Old Testament at New Testament ay para po sa ating mga Kristiyano. Maski yung mga pangako sa Old Testament sa atin, yes, para po sa atin. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, namatay si Jesus para matupad ang mga pangakong yun, para mapasa atin lahat yun. Namatay siya, kaya po para po sa atin din yun. Eh, paano po yung mga sumpa doon? Marami rin pong sumpa, hindi po ba? Kung babasahin mo sa Old Testament. O, yung mga sumpa doon ay para sa mga Hudyo na matigas ang mga puso noon. At, makinig, ito rin po ay para doon sa mga tao ngayon na ayaw pa rin kilalanin si Jesus. Nananatili sa kanila yung sin nature, nananatili sa kanila yung Adamic nature, kaya sila gumagawa ng masama. Kaya nananatili sila sa sumpa. Amen? At sabi ng ikalawang Korinto, Kabanata 5, talatang 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old has passed, and behold, the new has come. Since tayo po ay under the new covenant, okay? We are under the new covenant na pinaghirapan ng Panginoong Jesucristo. We have a new nature according sa 2 Corinthians 5:17. Well, tayo po ang starting point natin ay ang cross ni Jesus. O ngayon, balikan natin yung sinasabi natin kanina. When you get the Bible and open it, ano ang babasahin mo? Ako ang suggestion ko, when you get the Bible and open it, pag nabuksan mo sa Old Testament at may mga pangako doon, halimbawa nabuksan mo Jeremiah 29:11, well, Kristiyano ka, di ba? Para sa iyo. Halimbawa may nabasa ka, isusumpa ko ang mga ganito, hindi sa iyo 'yon kasi Kristiyano ka eh. Wala nang effect sa iyo ang sumpa kasi Kristiyano ka na. Di ba? I think kung di ako nagkakamali, nasa Colossians chapter 3 verse 13 'yan, lahat ng ipinako sa puno ay isinumpa. Sino yung isinumpa sa puno? Si Jesus. Lahat ng sumpa natin kinuha na ni Jesus. Kaya kapag may nabasa ka sa Old Testament na sumpa, well, hindi po para sa iyo 'yon. Para 'yon sa mga unbeliever na hindi pa tumatanggap kay Jesus. Okay? Pero para sa atin, thank you Jesus. Okay na. Totoo po ba na halimbawa gusto mong marinig ang boses daw ng Diyos? Gusto mong marinig ang boses si Jesus? Yung pipick upin mo yung Bible, tapos pag, yung unang mabuksan mo, ay yun na yung revelation sa inyo ni Jesus? Ito pong sagot ko. Depende kung ano yung usapan ninyo ni Jesus. Halimbawa, ganito, Lord Jesus, I will get my Bible right now, will open it. So, the very first thing that I'm gonna read there, that's your word for me. Okay! Then do it! Dahil sinabi mo sa Panginoong Hesukristo, yan ang mangyayari. Pagbukas mo, yun ang, ganun pong ginagawa ko, practice ko. Pagbukas mo, yan na yung gusto ni Jesus na sabihin sa'yo. Okay? So, dapat alam natin yung proper na paggamit ng Bible. Actually, sa ating mga Kristiyano, madali na lang. Just pick your Bible, open it,
Pero pag may nakita kang parang sumpa, huwag mo angkinin, hindi na nga para sa iyon. Pero pag nakita mo mga pangako, wow, akin yan. Plans to prosper you, to give you, akin yan. Amen. Because of the finished work of Jesus. So again, the whole Bible is para po sa atin. Okay? Ang ganda maging Kristiyano kasi sa'yo na ang Bible. Ikaw, para sa'yo yan. Diba? Because that's Jesus Christ himself. Okay? So I hope natuto po kayo dito sa ating Bible study na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, I suggest you do so. Click the notification bell. Share this video. Marami pong magbe-benefit nito sapagkat naniniwala ako, marami pang Kristiyano hindi masyado pang marunong gumamit ng Biblia o hindi nila alam yung mga covenants na kinalalagyan nila. No? So, tulong din po natin sa kanila ito. By sharing it, by simply sharing it, marami magbe-benefit. Thank you, and Jesus truly loves us all.